pag-access at paglabag sa prinsipyo ng presumption of innocence. Sinaliwa sa mga nakasama sa industriya, mga nakaanak at kaibigan, ang alaala at kabutihan na bumanaw ng pangangahang Pilipinas Got Talent Grand Winner na si Jovi Valdivino. Sa korupsyon. Pero giit ng DOJ, pag-uusapan pa ng kagawaran ng isyu kaugnay ng parusang ipinataw kay Kibuloy. Dagdag ni Clavano, kinukumpirma pa nila ang mga impormasyon at hihingi pa ng abiso mula sa US legal experts. Matatanda ang pilahantahin na malaman ni Mimi. Dihanap na mas mura ng alham sa mga talente na nasa 300 to 500 pesos. Rainiel Pawid, at 5,000 piso naman ang mga nasugatan. Pinahamil ang bayan sa nanamigan ng Quezon dahil sa walang tigil na pagkakulot ng bagyong Rosal itong Sabado. Kabilang dito ang bahagi ng Tangkawayan Central Elementary School at mga barangay ng Tabason at Santa Cecilia sa Tangkawayan sa mga bayan. At natitirang bahagi ng Cagayan Valley, makararanas naman ng partly cloudy to cloudy skies na may mga mahihinang pag-ulan dahil po sa northeast monsoon. Dito naman sa Metro Manila, at natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies naman na meron pong kalat-kalat na pag-ulan at pagpulok ang mararanasan dulot ng trough. Mas dadami pa ang mga pasahero habang palapit na ang Pasko. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange naman, ngayon pa lang buhos na ang mga pasahero. Umaabot na sa 140,000 ang mga pasahero kada araw simula Disyembre. Nakipag-ugnayan na ang PITX sa PNP at ibang ahensya gaya. Bagamat may sapat o malumbus abiso ng PITX sa mga bibiyahe, magpag-book na ng maaga para iwas siksikan at abala. Naghanda na rin ang pamunuan ng Philippine Coast Guard sa lagsan ng mga biyahero sa mga pantalan. Bukod sa Batangas, Mindoro at Katipunan Ports, tututukan din ang Mantong Port sa Sorsogon. Kaya nilalagsan ng mga biyahero na